Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa paglalagom na abstract sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Tatalakayin natin ang Module 6, ika-anim na linggo ng unang markahan. Sa kabuuan ng aralin, inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 5. Handa ka na ba sa bagong aralin? Andito na naman ako para muling hasain ang iyong kasanayan sa pagsulat naman ng paglalagom na abstract. Sigurado akong sariwa pa ang natutuhan sa nakaraang module, kaya't magbalik-aral muna tayo bago simulan ang bagong aralin. Basahin ang ipinasang output ng inyong kamag-aral tungkol sa pagbuo ng sariling bio note. Hindi ba't napakahusay ng kanilang sinulat? Maayos silang nakasulat ng akademikong sulatin, ang bio note. Alam kong mahusay nyo rin na isulat ang gawain. Kaya't muli, hahamunin kita na kumpletuhin ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapaliwanag kung bakit mahalagang matutuhan ng mag-aaral na katulad mo ang kasanayan sa pagsulat ng bio note. Basahin ang kasagutan. Muli ipinapaalala ng kasanayan sa pagsulat ng paglalagom na bio note ay mahalagang matutuhan para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. Sa nakaraang aralin, nagkaroon ka ng kaalaman sa paglalagom na bio note. Nakatutuwang malamang nagkaroon ka ng malalim na kabatiran tungkol dito. Nasisiguro kong nagkaroon ka na bagong kaalaman at ideya tungkol sa ating aralin. Sa module namang ito, mauunawaan ang maayos na pagsulat ng lagom na abstract. Isa rin ito sa mga kasanayang mahalaga mong matutuhan. Pero bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Ang puwang ay may tuturing na lagom o buod ng kabuuan ng isang pag-aaral o papel pananaliksik. A. Abstract, B. Bio note, C. Synthesis, D. Synopsis. Ang sagot mo ba ay titik A, abstract? Tama! Sunod na tanong. Ang abstract ay kalimitang binubuo lamang ng puwang na salita. A. 200, B. 300, C. 400, D. 500. Ang sagot mo ba ay titik B, 300? Magaling! Sunod na tanong. Ang abstract ay hango sa salitang puwang na abstractus na nangangahulugang drawn away o extract from. A. Arabic, B. Griego, C. Latin, D. Frances. Sagot mo ba ay titik C, Latin? Tama! Sunod na tanong. Ang hindi na dapat isinasama pa sa pagsulat ng abstract ay ang puwang. A. Conclusion at rekomendasyon, B. Metodolohiya o pamamaraan,
C. Panimula ng pananaliksik. D. Figura at mga talahananyan. Ang sagot mo ba ay titik D, figura at mga talahananyan? Tama! Sunod na tanong. Ang abstract ay matatagpuan sa puwang ng papel pananaliksik. A. Unang bahagi. B. Huling bahagi. C. Gitnang bahagi. D. Wala sa nabanggit. Ang sagot mo ba ay titik A, unang bahagi? Mahusay! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa nakalipas na module ay nabatid mo na ang paraan ng pagsulat ng maayos na akademikong sulatin, ang paglalagom, partikular sa pagsulat ng bio note at synopsis. Lalo pa nating hahasain ang iyong natutuhan sa paglalagom. Kaya sa module na ito, marapat lamang na makasunod ka sa estilo at technical na pangangailangan ng akademikong sulatin, ang paglalagom na abstract. Ayon kina David Michael San Juan at Jan Kelvin Briones sa kanilang aklat na Salimbay, Filipino sa Larangang Akademiko 2017, ang abstract daw ay buod ng pananaliksik na karaniwan ay isang talata lamang at hindi hihigit sa 300 mga salita. Alam mo ba na ang abstract ay isinusulat pagkatapos na isagawa ang pananaliksik? Ngayon ay alamin natin kung ano ba ang karaniwang laman ng abstract. Karaniwang nilalaman ng abstract ang sumusunod na elemento. Sitwasyon o phenomenon na naging dahilan upang maging interesado ang mananaliksik sa paksa. Sunod, pangkalahatang layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Elemento rin ng abstract ang pangkalahatang perspektiba at o batayang teoretikal o konseptual ng pananaliksik. Hindi rin mawawala ang elementong saklaw at limitasyon ng pananaliksik. At syempre, hindi mawawala ang pangunahing resulta at o konklusyon at rekomendasyon ng isinagawang pananaliksik. Ngayon ay alam na ninyo ang mga elemento o nilalaman ng isang abstract. Ngunit saan ba natin hinahango ang mga nilalamang ito ng abstract? Alam nyo ba, hango ang salitang ito sa Latin mula praseng drawn away o extract from. Muli, ano ang magiging batayan ng sulating abstract? Dapat nang na maging batayan ay ang isinagawang pananaliksik. Halina't alamin natin ang estilo sa pagsulat ng abstract. Nagbanggit sina Julian at Lomtok 2016 ng mga hakbang sa pagsulat ng epektibong abstract. Narito ang mga iyon. Una, basahing mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na gagawan ng abstract. Kailangan ding hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan o ideya ng bawat bahagi ng sulatin mula sa introduksyon, kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon. Dapat din itong buuin gamit ang mga talata, ang mga pangunahing kaisipang taglay ng bawat bahagi ng sulatin,
Isulat ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bahaging ito sa kabuuan ng papel. Dapat din iwasang maglagay ng mga ilustrasyon, graph, table at iba pa maliban na lamang kung sadyang kinakailangan. Huwag tumayo nang hindi binabasang muli ang ginawang abstract. Suriin kung may nakaligtaang mahalagang kaisipang dapat na maisama rito. At ang panghuli, isulat ang pinal na CP nito. Bago ka sumulat ng abstract, dapat mo ring mabatid ang technical na pangangailangan sa pagsulat nito. Una, basahin mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na gagawan ng abstract. Iwasang maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi binanggit sa ginawang pag-aaral. Iwasang ding maglagay ng mga statistical na figura o talahanayan sa abstract. Gumamit lamang ng simple, malinaw at direktang mga pangungusap. Iwasang maging maligoy sa pagsulat ng abstract. Maging obhetibo. Ilahad lamang ang pinakamahalagang kaisipan. Gawing maikli, ngunit komprehensibo ang pagsulat nito. Ngayon ay natitiyak ko na mas naging malinaw sa iyo ang aralin. Handa ka na ba para sa gawain? Panuto, basahin at suriin ng mabuti ang halimbawang abstract ng papel pananaliksik sa kahon. Pagkatapos sa ilalim nito ay nakatala ang mga bahagi ng isang abstract. Tukuyin at sipiin mula sa binasa ang mahalagang bahaging ito. Isulat sa kwaderno. Isaalang-alang ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka sa pagbuo ng gawain.
Binabati kita kung mahusay mong natukoy ang mga bahagi ng abstract. Tandaan na isa sa pinaka-crucial na bahagi ng papel pananaliksik ay ang abstract sapagkat ito ang naglalaman ng pinakabuod ng buong pananaliksik. Ito ang maituturing na pasilip at pambungad na ideya sa kabuuan ng isang pag-aaral. Kaya naman, alalahanin sa tuwina na ang nilalaman ng bahaging ito ay maitampok sa pamamagitan ng paglalagay ng pinaka-importanteng mga punto lamang. Muli, isalang-alang ang limang mahalagang sangkap nito. Introduksyon, metodolohiya ng pananaliksik, resulta at pagtalakay sa mga datos, ang konklusyon, rekomendasyon ng pananaliksik. Limitahan din lamang ang abstract sa 300 mga salita. Ngayon ay ganap na ang iyong kaalaman sa aralin. Subukin ko nga ang iyong natutuhan. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Piliin ang tipis ng samang sagot at isulat sa kwaderno. Ang awiting bayan ay laganap sa bawat pangkat etniko sa buong Pilipinas. Sa kanilang mga awiting bayan, nasasalamin ang kanilang kultura at tradisyon. Isa ang mga gadang sa mga pangkat etniko sa lambak ng Cagayan na may mayamang awiting bayan. Mula sa thesis na pinamagatang antas ng kalaman ng mga katutubong gadang hinggil sa kanilang mga awiting bayan. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Mas mainam kung ang maraming bilang ng Pilipinong mag-aaral ay kukuha ng kursong naaayon sa kanilang kagustuhan na magiging daan sa pagpapaunlad ng kanilang sarili. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan. Nagamit ang pamamaraan ito sapagkat inilarawan ang kasalukuyang ginagamit na kurikulum ng UP, PUP at PNU. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Pang-apat, lumabas sa pag-aaral na ito ng edad ay isang salik sa kanilang kaalaman na kung saan mas matanda, mas mataas ang antas ng kaalaman hinggil sa kanilang awiting bayan. Mas bata, mas kakaunti ang nalalaman hinggil sa kanilang awiting bayan. Mula sa thesis na pananaw ng mga piling mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa pagpapanatili at magpapaunlad ng wikang Filipino. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. At ang panglima, dahil nga rito nangangailangan lamang na magkaroon ng mga paraan at gawain na magpapataas sa antas ng kalaman hinggil sa mga awiting bayan
upang mapaunlad pa ang mga ito. Mula sa thesis na pinamagatang antas ng kalaman ng mga katutubong gadang hinggil sa kanilang mga awiting bayan. A. Introduksyon ng pag-aaral. B. Konklusyon at rekomendasyon. C. Metodolohiya ng pag-aaral. D. Resulta at pagtalakay sa datos. Iwasto ang inyong sariling papel. Narito ang susi sa pagwawasto. Binabati kita sa mahusay mong pagsagot sa ating pangwakas na pagsusulit. Ngayon ay may kaalaman ka na sa ating aralin. Binabati kita. Alam kong buong husay mo nang masasagot ang module tungkol dito. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Padayon!